Yo, what's up? Kamusta mga katolsis? So, balitang Mayor Isko Moreno tayo. Mayor Isko Moreno. So, mga katolsis, nakita nyo naman kung ano yung nasa title, diba? So, pag-uusapan natin mga walang kwentang nagawa ni Mayor Isko Moreno. So, wala nang intro-intro. Simulan na natin to. So, yun nga mga katolsis. So, nakita nyo naman ang ginawa niya sa Divisoria. Una natin pag-uusapan, Divisoria. Aba, Mayor Isko, kawawa naman yung mga organizer. Tapos yung mga kolektor ng pera dyan. Wala na silang kukolektahin sa mga pobre at kawawang nagtitinda. Tapos, paano na si Eddie? Wala nang iririmit na pera ngayon kay Eddie. Di mo naisip yun. Kawawa na si Eddie, maghihirap na ngayon si Eddie. Tapos, yung mga peking resibo na ginawa ng mga organizer na yan. Sino na magbabayad? Yung mga peking resibo na ginawa ng mga organizer na yan. Sino ngayon na magbabayad? Mayor Isko, hindi ba naisip yun? Tignan mo ginawa mo sa Divisoria. Ang linis-linis na. Ang ganda ng pagkaka-organize. Isa pa, nakakapasok na ngayon yung jeep. Yung dating na nakaupo sa Manila, ayaw niya yan. Kasi nga daw, maraming maapektuhan. Ayaw niya. Kasi nga, alam mo na, Mayor Isko, di ba? So yung number 2 naman, Mayor Isko, ano ginawa mo sa Andres Bonifacio Shrine? Bakit pinalinis mo? Ayaw ng dating nakaupo dyan na malinis yan. Gusto niya mabaho yan. Mabaho, mapanghe, madumi. Saka madilim. Ano ginawa mo ngayon doon? Sa parking na yon? Hindi nga alam ng mga tao na parking pala yon. Pero ngayon, ano ginawa mo? Pinalinis mo, pinabango mo. Nilagyan mo yung mga ilaw, yung mga puno. Ang liwanag na. Ang liwaliwanag na. Ayaw kaya dati nung mga nakaupo dyan ang maliwanag dyan. Gusto nga nila mabaho yan eh. Pero ano ginawa mo? Alam mo na yun, Mayor Isko. So number 3. Yung mga pangalan at pagmumukha ng mga, alam mo na, mga politiko. Bakit mo naman pinalis? Ba't mo pinatanggal? Hindi naman sila nagbayad nun, di ba? Hindi nila pera yun. Ba't pinalis mo? Paano na sila mananalo ngayon sa eleksyon? Paano sila makikilala ng mga tao sa ginawa mo? Di ba? Malulugi na sila ngayon. Kawawa naman, Mayor Isko. Kawawa yung mga walang kakwenta-kwenta. Napulito ko na yan. Number 4. Yung mga video karera. Nakum naman, Mayor Isko. Kawawa naman yung may-ari ng mga video karera. Pinasira mo pa. Wala na silang malulukong mga pobre at kawawang Pilipino ngayon, lalo mga kabataan. Ba't pinasira mo? Kawawa naman yun. Doon na lang nga sila ng akapang uto ng mga Pilipino, pinasira mo pa. Ay, Diyos mio, Mayor Isko. Ay, nako, wala akong masabi, Mayor Isko. Number 5. Yung monumento ni Emilio Jacinto. Di ba napakadugyot? Ba't pinalinis mo? Ba't pinapinturahan mo? Eh, gustong-gusto nung dating nakaupo dyan ng marumi yan eh. Madumi. Yan ang gustong-gusto niya. Di ba? Naalala mo yung Manila Bay? Naalala mo ba? Andumi, di ba? Lilinis niya. Di ba? Naalala mo ba yon? Alam ko, naalala mo yung Mayor Isko. So, bakit mo pinalinis yung monumento ni Emilio Jacinto? Huwag naman ganun. Ayaw niya yun. Ayaw nila yun eh. Ayaw nung dating nakaupo dyan. Yung mga dating mupo. Ayaw niya yun. Number 6, allowance ng mga senior citizens saka yung mga grade 12. Aba naman, Mayor Isko, binigyan mo pa ng ATM. Alam mo ba yung mga dating nakaupo dyan, gustong gusto niya nakikita nahihirapan, pumipila kahit na may sakit yung mga senior. Natutuwa nga siya rin na, diba? Yung mga pumipila dati kasi nga, kailangan ng pera. Gustong gusto niya nakikita nakapila yon yung dating nakaupo dyan. Ano ginawa mo? Binigyan mo pa ng ATM? Diyos mio, Mayor Isko. Binigyan mo pa? Ay, ayaw niya yan. Gagastos sa ATM. Kaya gusto niya pinapipila at pinahihirapan yung mga kawawang senior citizens. Number 7. Cotton cups. Ay, wag naman ganun, Mayor Isko. Kawawa naman yung mga cotton cups natin. Diyos ko. Saan sila kukuha ngayon ng panggastos nila? Panggastos sa pambabae, sa bisyo, sa sugal. Kawawa naman, di ba? Kawawa naman yung mga pobreng kinukuhanan nila ng pera. Di ba naisip yun?
Kawawa talaga yung mga pobreng kinukuhanan nila ng pera, yung mga cotton cups na yan. Bakit mo naman pinahiya? Bakit? At yung panghuli ko, may risko. Yung mga underpass natin, ba't pinalinis mo rin? Diba? Dati ang dugit-dugit niyan. Ang itim-itim, ang dilim-dilim. Ano ginawa mo? Ano ginawa mo? Ayun, unti-unting lumilinis. Ba't mo pinalinis? Tapos ngayon, pinapalagyan mo na ng ilaw, pinapaayos mo ng tuluyan. Naisip ba ng dati yan? Tingin mo may risk ko. Naisip ba nila yan? So ayun mga katolsis, no? Ginawa ko yung video na to hindi para insultin si Mayor Risco. Ginawa ko to para puriin siya sa mga ginawa niya. Kasi kakaiba yung ginawa nito. Isipin mo, ilang buwan pa lang si Mayor Risco Moreno sa Manila. Ang laki ng pagbabago. Diba? Sobrang laki ng pagbabago ng ginawa ni Mayor Risco. Hindi tulad nung... Hindi, alam mo na ako, alam ko. Alam mo yung nasa isip ko, diba? Hindi tulad nung mga nagdaan. Daan. Basta, alam mo na yon. So, maraming salamat sa'yo, Mayor Risco Moreno. Pakiabangan na lang yung part 2 na gagawin ko susunod. So, salamat talaga sa mga nanonood nito. Peace out and subscribe!